Uli, happy Sabat sa ating lahat. At kung mayroong mga nanonood sa Facebook Live, ay happy Sabat din. So yung mga nandito sa Zoom, ay welcome po tayong lahat kapatid. Okay, so parang ano pa rin naman batid ha, mag-uusap tayo. Although hindi na natin pinapakita yung tech talk na presentation natin, pero ganoon pa rin yung team natin. Tech talk pa rin to, although hindi na tayo mag-uusap ng purely sa technology. But sa salita na Panginoon, hindi natin masyadong i-relate sa technology. Although, ang ginagawa naman talaga natin mga kapatid ay nandito sa technology, ginagamit ang technology para magkapag-usap-usap. So, tech talk pa rin po ang tawag nito. Hindi naman necessary na tungkol sa technology pag-uusapan natin. So, ngayong gabi, ang message natin ay tungkol sa obedience pa rin. So, faith and obedience. Mamaya, magtatanong din po ako sa inyo. Sana ay tulungan niyo rin po tayo na maintindihan kung meron mga medyo mahirap intindihin. Kasi alam natin na ang salita ng Panginoon ay minsan merong hindi natin lubos maunawaan. Pero sa tulong ng Holy Spirit, ito pa ipamanawa sa atin. At sa tulong po natin bawat isa, ay mas may intindihan po natin kung marami po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, yun nga, obedience. Ang sinasabi mo, patid, ay ang Panginoon or binigyan tayo ng lahat ng pagkakataon upang magaya natin si Jesus Christ. Diba si Jesus Christ ay siya yung dapat natin gayahin. Ano bang ginawa ng ating Panginoon? So si Jesus Christ ay talagang naging perfect siya or sumunod siya sa Ama, di ba? Ano pinagawa sa kanyang Ama or ano yung purpose niya sa lupa ay ginawa niya. So alalahanin din po natin na si Jesus nung siya ay nandito sa lupa, talagang siya ay tunay na tao. Di ba? Hindi siya taong may kapangyarihan. So I mean, hindi siya superhero, di ba? Kumbaga, kasi mayroong mga superhero, di ba, na makapangyarihan. Pero si Jesus nung nasa lupa siya, ay talagang tao siya, tunay na tao, nasasaktan, nalulungkot, di ba, umiiyak. So tunay siya na tao, pero siya ay naging righteous or hindi siya nagkasala. So yun yung sinasabi dito na yung possibility na ganun ay pwede rin po sa atin. So, agree ba ka din mga kapatid? Na pwede rin sa atin yun na maging katulad ng Panginoon. Kasi kung sinasabi natin tao siya, eh, katulad din natin siya, di ba? Na nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng temptation. So, pero bakit niya nagawa? Or bakit yung buhay niya ay naging ganon. Minsan, dinadahilan natin, di ba? Tao lang naman tayo, kaya mahina tayo. So, hindi po siguro talagang dapat sabihin yon. Kasi sabi nga dito, eh, lahat ng possibility ay available sa atin. Ano yun? Para maging obedient. Sa, sabi dito, before us is held out the wonderful possibility of being like Christ. So, ano ba yung ginagawa? Obedient to all principles of the law of God. So, maging obedient, kaya nilatag sa atin. Kung gugustuhin talaga natin or kung gagawin natin ang katulad ng ginawa ng ating Panginoon, ay pwede siyang maging possible sa atin. Kung mayroon po kayong Bible, mga kapatid, ay basahin po natin yung 1 Peter chapter 2, verse 21 and 22. Wait lang, baka meron ako dito. Share ko lang. Okay, share ko lang yung screen ko pero kulang to.
Ito po yung sabi sa 21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. So ito yung iniwan ng ating Panginoon, di ba? Nag-iwan siya ng example sa atin. So ano ba yung example na iniwan niya sa atin? So yung buhay niya, pinakita niya na kung tutuusin, kaya ng tao yung pinapagawa ng Panginoon ay ng Diyos. So tingnan niyo po sa 22. So ito, 21 lang to, hindi natapos yung presentation na to. So kung meron kayong Bible, pakibasa sa 22 ang sabi dito. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. So wala siyang ginawang kasalanan at walang nasumbungan na hindi mabuti sa kanyang mga salita, sa kanyang bibig. So yun yung example na ipinakita ng ating Panginoon, which is, yung sinasabi niya dito ay wonderful possibility na makaya nating gawin ang gantong or ang ginawa ng ating Panginoon. Kung, siyempre may kung yan, paano nga ba natin magagawa? Possible ba talaga? Tingin mo, Ate Marge, ano sa tingin mo? Kaya kaya talaga First ng tao? Peter. First, 21 to 22. First Peter yan, 2:21-22. Second Peter ka kasi. Okay. Ay, first pala, first. Oh, bakit? First Peter. First Peter nga. Tama. Ang tanong mo. Okay. So, para sa iyong palagay ay kakayanin ba talagang tao or ang ginawa ng ating Panginoon? Ano sa tingin mo na sinasabi nating posible sana, posible na gawin at magawa ng tao din? Kasi ang sabi naman eh ano, sa ngayon kasi parang ang hirap gawin, pero pag may huling ulan ka na, malamang magagawa mo na 'yan. Kasi sa ngayon okay, talagang tingin mo pa nga lang nagkakasala ka na kung minsan eh hindi ka pa nagsalita. Parang ang hirap gawin ng tao. Sa akin na ang hirap ko sigurong gawin na hindi ako magkakasala. Pero maganda 'yung sinabi niyo na magiging sinungaling ulan. Iba tuloy pa. Kasi sabi nga sa Biblia, magiging sinungaling ka kung sabihin mo na hindi ka nagkakasala. Kaya hindi talaga uubra na hindi ka magkasala. Okay. So 'yan po sa inyo, basta pag na-receive na natin ang huling ulan, ay posible po yan. Okay, so si Brother Lucio, baka meron siyang may tutulong sa atin. Ang lahat ng bagay actually ay malaki ang nakasalalay sa ating sariling desisyon. Ngayon, kasi ganito, palagi itong nababanggit, pero gusto kong banggit niyo yun eh. Ay Ezekiel 36, 25, 26, 27. Okay, and I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. And I will put my spirit within you, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will put my spirit within you, that and you shall obey my and keep my judgment and do them, my statutes and do them. Ibig sabihin, sa kalagayan natin ngayon, ano, hindi na tayo kailangan maghintay ng, ng mahabang panahon para tayo makasunod. Kung atin lamang hahayaan ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang espiritu ang siyang maghari sa atin, makakasunod tayo. Di ba? Nasa decision natin lahat yan. Kasi actually, hindi ka naman basta magkakasala eh. Ano? Of course, meron tayong tinatawag na evil tendencies, yung mga masamang ano, mga hilig.
at mga binanang mga ano mga kasamaan ay tayong kahinaan, ano, na siya nagtutulak sa atin para tayo magkasala. Pero pero kung tayo ay nasa ilalim ng kontrol ng banal na espiritu, ano, kung sa ating sarili magkakasala lang tayo, pero tinukso tayo, anong pasya natin? Susunod ba tayo sa tukso o lalaba o tayo hindi, ano, hindi tayo susunod? Nagano sa atin yan eh. Hindi naman po ano eh. Ang nagiging problema lang sa atin, ano, kasi ganito eh. Yung ating connection sa Panginoon, madalas nakakalimutan natin, napapabayaan natin na pagdating ng time na tayo tinutukso, naghahari sa atin yung ating mga kahinaan. Kaya nagkakasala agad tayo. Pero, kung tayo ay palaging nakakonekta sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo basta magkagawa ng isang bagay ano, na tayo ay magkakasala, kundi hihingi tayo ng tulong sa Panginoon para malabanan natin yun. Anong sabi niya? Hindi lang, sabi niya, ang Panginoon na magpo-provide ng ano, a way of escape, ano, di ba? Para sa ating mga, sa mga tukso na dumarating sa atin. So, ano ibig sabihin? Sa katunayan, hindi tayo kailangan maghintay ng nahuling ulan. Bakit? Ang nahuling ulan, darating yan pagka yung natataka na tayo bago mag-Sunday law. So matagal pa yan. Pero ngayon, ang early rain ang kinakailangan natin para tayo makapanagumpay ay at huwag tayong magkasala. Kung hindi tayo makakantanggap ng early rain, hindi tayo tatanggap ng latter rain. Ang early rain is for overcoming sin. Yun yung tutulong sa atin para tayo magpabanan. Pag nadating natin yung sitwasyon na ayaw nating magkasala dahil at saka puno tayo ng banal na espiritu, the Holy Spirit in the latter rain will be poured out. Yan yung magiging selyo sa atin, seal sa atin. Hindi na tayo magkakasala, not because hindi na tayo makasalanan, kundi at tulad ng karakter ng Panginoon, ayaw niya ng kasalanan, palagi tayong ayaw ng kasalanan. At yun nga, sabi ko, mangyayari lamang yung kapag tayo ay nakakonekta palagi sa ating Panginoong Jesus. So yun, hindi natin pwede idealan, tayo tao lang. Tao lamang. Kaya nga sabi ni San Pablo sa atin, pray without ceasing. Yun. Okay, so yeah, totoo po yan. Yun nga, napaganda pong punto po yan yung kapatid na talagang kung tayo nakadikit sa Panginoon or tayo nakasalalay or talagang umaasa sa Holy Spirit ay kakayanin natin. So sabi nga ito kapatid ay kung aasa lang talaga tayo sa ating sarili, sa ating sariling kakayanan, ay medyo malabo. Kaya nga si Enoch, di ba? Nabang describe kay Enoch. Sabi sa Bible ay Enoch walk with God. So, ibig sabihin nun, talagang may ginawa siya na bagay. Kaya nagawa niya yung pagiging righteous. So ganun din naman si Jesus Christ. Siya ay tao nga nandun sa lupa. Pero parati siyang nakadikit sa ating sa kanyang ama. Parati siyang nakasalalay doon. Parati siyang nagpipray. Naghanap nga siya ng panahon, ng oras, or ng place para siya ay magpray. So talagang tayo, powerless tayo sa ating sariling kakayanan. Pero ma-attain natin yon or makakayanan natin gawin kung ano man nagawa ng ating Panginoon. Kung tayo talagang lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, magtitiwala sa panahon natin ngayon sa Holy Spirit, talagang yung kanyang salita ay yung ating kanyang salita ay talagang yung pag-aaralan natin, kumbaga isa sa kabuhayan natin, unti-unti mag-submit tayo doon sa kanyang salita. Diba? Kung yung kanyang salita ay yun yung araw-araw nating kumbaga kinakain, diba? Sabi nito ay di lang naman sa pinapay tayo na buhay yung salita ng Panginoon. Kung yung salita ng Panginoon talagang yun yung ating kinakain din or kumbaga nilalagay sa ating puso't isipan ay yun yung mag
tutulak sa atin na magawa natin ang ating dapat gawin o pinapagawa ng Panginoon. Sunod natin kung ano man kanyang pinapasunod sa atin. Sabi nga dito, kapatid, ay man's obedience can be made perfect only by the incense of Christ's righteousness. So kung wala yung righteousness ni Christ, hindi natin gagamitin yun, ay hindi talaga natin kaya kasi makasalanan nga tayo. Pero katulad ni Jesus Christ, siya ay ginagamit niya yung Diyos, nakasalalay siya sa Ama, nakadepende siya sa Ama. Tayo din, pwede tayong dumepende kay Jesus kasi Jesus na yung binigay sa atin na tagapagligtas. So, bagaman mahina tayo, pero kung parati tayo nakadepende, kumbaga sabi nga, yung ating pasanin natin yung cross, katulad ng ginawa ng Panginoon, itago natin yung ating sarili sa kabanalan ng Panginoon, siya yung magpupuno sa ating buhay at hindi siguro natin mamalayan mga patid ay unti-unti mababago tayo at magagawa natin, hindi mamalayan na magagawa natin yung ginawa ng ating Panginoon. So, ang kailangan lang talaga natin mga patid ay magtiis tayo, kumbaga ay magtiyaga tayo, or kumbaga sikapin natin na i-overcome yung mga difficulties sa buhay natin. Kumbaga, mag-pray tayo sa Panginoon, tapos isang kasi ginagamit lang natin yung ano, yung pagiging makasalanan natin na para may dahilan tayo na sumuway. Diba, hindi tayo nagsisikap na katulad niya na mayroong pang gawain tapos Sabado na, or sabihin natin ay kailangan pa to eh. Kasi kumbaga hindi natin sinisikap na hindi nagawin yung dapat hindi nagawin sa araw ng Sabado o araw ng Biyernes. Sumalagpas pa tayo, di ba, na okay lang to. Parang hindi na-justify natin. Pero sabi nga dito, ay mag-persevere tayo. Kumbaga hindi pag hindi na pwede, o hindi na talaga pwede kahit na may mawala pa sa atin. I mean, kung may business ka tapos kung kailan hapon saka malakas yung ano, kung may tindahan ka, pagdating ng mga alas 6, pag magsa-sunset na, sobrang daming namimili. So, hindi natin na ipinagtiwala sa Panginoon na okay lang yan, bababawi ko rin yan next time. So, yun, dapat mag-tease, meron din tayong gagawin talaga. Persevere in overcoming every fault. So, kung may pagkakamali sa buhay, sikapin talaga natin, kailangan natin perseverance natin. Hindi pwedeng hindi tayo magtiyaga or gumawa ng paraan or magtiis. Pero ang sabi dito mga kapatid ay kailangan natin is constant prayer talaga. Na heal tayo kasi nga pinanganak tayo na makasalanan. So constantly pag-pray natin sa ating panliligtas, sa Saint Savior na pagalingin tayo sa ating kahinaan, yung ating pag-iisip na minsan ay medyo taliwas sa salita ng Panginoon. Ipag-pray natin na unti-unti yung karakter natin ay talagang ma-align. So possible siya. Yun nga, anytime kung talagang tayo ay lalapit sa Panginoon ay pwede siya. Kasi nangyari na, di ba? Nangyari na kay Enoch, nagawa niya. So, hindi ibig sabihin na hindi natin kayang gawin kung talagang determinado tayo at hinihingi natin yung talagang depende tayo sa Holy Spirit at sa Panginoon. So, di ko alam, Brother Red, baka unang sabi sa Brother Red, o may dagdag siya, or si Sister Jeanelyn. Alam ko, pumasok siya kanina. Hello? Apa, rinig po kaya? Ayaw, karagdagan lang, Brother Ronald. Sige. Ayun nga, sabi nga dun sa misaya na si Kristo nga, di ba, hindi nagkasala. Wala tayong magiging parang yung dahilan kung bakit tayo magkakasala, di ba? Kasi siya mismo nagkatawang tao, eh.
gumawa sa talagang ipinakita niya na bilang isang tao, kaya din natin na huwag magkasala, di ba? Ano yung sikreto niya, di ba? Ang pinaka-sikreto niya talaga, yun nga yung palagi siya nakakonekta sa ama niya. Lagi niyang kausap yung ama niya, lagi niyang hinihingi yung lakas para hindi siya manghina. Kasi minsan tayo, di ba, magka-problema lang ng konti, parang mabilis tayong ma-distract eh, di ba? Si Kristo, ang ginagawa niya pa talagang para hindi siya ma-distract. Talagang palagi siyang nakapokus sa ama niya. Palagi siya nakatawag sa ama niya, di ba? Para siyang bata na wala akong magagawa. Wala akong magagawa kung wala ang tatay ko, di ba? Yung alam mo yung helpless talaga, di ba? Yung pakiramdam na helpless talaga ako kung wala yung magulang ko dahil bata ka lang eh. Yun ang ipinakita ni Kristo na dapat nating gawin na wala talaga tayong magagawa kundi tumawag sa Ama, hingin lahat ng tulong na mapaglabanan lahat ng hirap o mga pagsubok na o tentasyon na darating sa ating buhay. Diba? Yun lang talaga ang dapat natin gawin na tignan palagi tayong tumutok kay Kristo dahil si Kristo talaga yung pinakasusi kung paano maging isang righteous. So napaganda yung sinabi niyo, brother, na para tayong bata or parang gayahin natin yung bata na nakadepende sa ama. So napaganda po yung mga patid. Talagang pagbata, di ba, nakadepende or talagang umaasa yan sa magulang. So Jesus talagang umaasa sa kanyang ama na nagpadala sa kanya. At yun nga, titiwala siya na magagawa ng ama yung matutulungan siya. Kapaner Lucio? Inyo, sa totoo lang, mas mahirap pa yung dinaras ng Panginoon kaysa atin. Alam niyo kung bakit? Ang ating Panginoong Jesus, siya ay 100% na tao at 100% na Diyos. Bagamat tinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang pagiging Diyos niya, hindi niya iniwan talaga, hindi na iwan talaga. Bahagi niya yun. In other words, dito sa lupa, habang siya narito, mayroong tukso na ano, naggamitin niya ang kanyang pagka-Diyos. Ano, at hindi siya dumipende sa Ama. Kung nagkagano siya, mali na. May problema na. Mas malaking ano yun, mas malaking tukso yun. Na ano, na alam mo, kaya mo. Pagkatapos, hindi mo kano. Talaga ikay aasa sa Ama. Di ba? Mas malaki yun. Kaya ano, makita natin, kaya anong halimbawa makukuha natin dito? Tayo, iniisip natin, kumakamisan madalas, kaya natin. Di ba? Kaya natin. Eh, hindi naman dapat ganun eh. Di ba? Hindi dapat ganun. Makakayang ba talaga? Pero dinadaya natin ating sarili, sinasabi natin, kaya natin. Ating Panginoong Jesus, kaya niya. Totoo. Pero hindi niya sinabing kaya ko, kundi ako'y umaasa sa akin. Ano? Di ba? Ganun dapat yung maging attitude natin. Di ba? Sabi nga sa Philippians 2:5, let this mind, sa translation, let this attitude be in you as it was in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself, siya mismo voluntarily, he made himself of no reputation, and was found in the likeness of men. And being found in the likeness of men, he was obedient unto death, even the death of the cross. Kaya ang ating Panginoong Jesus, alam niya kung ano siya. Alam niya ang kanyang kapangyarihan. Pero voluntarily. Ha? Pwede naman ginamit yun eh. Sa lahat ng pagkakataon. Pwede naman niya ginamit yun eh. Pero ano sabi niya? Sabi niya, lo, in the volume of the books it is written, ano, I come to do thy will, oh my God. So alam ng Panginoon yun. Alam niya na nandito siya, dito siya, hindi para gawin ang kanyang sariling kalooban, kundi para gawin ang kalooban ng Ama. That yung kanyang principle, yung kanyang ano na yon, decision na yon, na voluntary decision na gawin ang kalooban ng Ama, dumikit siya roon. Ano? Yun ang kanyang pasya palagi. At yun ay nangangulugan na hindi siya didepende sa kanyang sariling lakas, kundi sa magitan ng lakas ng banal na espiritu na ano, natutulong sa kanya palagi. Na available na yung kapangyarihan na yun, lakas na yun, available din sa bawat isa sa atin. Kaya there is no reason
na hintay ano, na tayo umasa sa ating sarili at hindi gumaya sa ating Panginoong Jesus na hindi siya umasa sa kanyang sariling kapangyarihan, ano, para hindi magkasala. So yun, yun nga, talagang sekreto talaga ng Panginoon ay umasa siya, nagdepende siya sa Diyos Ama. So mga kapatid, sabi nga rin dito is, ang kailangan talaga natin is transformation. So kailangan natin i-transform yung sarili natin, yung buhay natin, yung karakter natin. Kasi parang nabahira na nga yung anong yung nabago na yung nature natin. So originally ay perfect yung nature natin, pero dahil sa kasalanan ay nabago ito. Pero sabi dito ay kailangan nating trabahuin yung transformation sa buhay natin. So sa galing sa pagiging makasalanan ay i-transform natin yung ating sarili papunta sa pagiging holy. Pero ito ay gagawin natin ay continuous, so tuloy-tuloy, hindi siya oras lang yung oras na to, okay, so tapos mamaya-maya hindi na. So dapat ito ay continuous, tuloy-tuloy. Kumbaga walang patid yung ating talagang pag-try na pag-transform at pagtawag sa Holy Spirit or paghingi ng tulong sa Holy Spirit para tayo mabago. So ganun yun. Day by day, araw-araw, yun yung gagawin natin. Kasi ang Panginoon din, ganun din eh. Ang Panginoon, ganun din siya. Araw-araw ay gusto niyang tumulong sa tao. Siya ay gumagawa din na para tayo ay masanctify. So ang kailangan natin is makipag-cooperate lang tayo sa Kanya. Kumbaga, ibigay natin sarili natin sa Kanya. Okay, Panginoon, kayo na pong bahala. At sigurado din mga patid na mababago talaga tayo basta pagkakatiwala natin or hihingi natin yan sa ating Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin magagawa kung sarili lang natin. Pero pag hiningi natin, talagang pakita natin yung desire natin na gusto talaga natin na mabago tayo, na makuha natin yung karakter ng ating Panginoon, magaya natin ating karakter ng ating Panginoon, ay sigurado po yun. Sabi nga niya, di ba, na kaya nga niya iniwan yung Holy Spirit, yung Comforter, para makinabang tayo. Kasi hindi yung, sabi niya, hindi dadating yun, hanggat hindi siya umalis. Kaya ito yung kapangyarihan nga na available sa atin, sabi ni Lucio kanina, na kailangan lang nating i-claim or kailangan lang nating hingin or tawagin, ba? Ilagay sa ating buhay or gamitin na yung kasangkapan or kapangyarihan na magbabago sa atin, natutulong sa atin. So kasi ang gusto mo ng ating Panginoon ay talagang lumapit tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo at mag-submit talaga tayo sa kanyang gustuhan or sa Kanyang kapangyarihan. So, yun. Mahirap siguro isipin, pero kung umpisahan natin mga kapatid, medyo mahirap isipin siguro, di ba? Kasi nga, nasa isip na natin na ano tayo, mahina tayo, or makasalanan tayo, di ba? It's totoo naman na lahat sa atin siguro, hindi ko alam kung meron sa atin hindi nagkasala, pero talagang may isip mo yung mga kasalanan mo nagawa, di ba? Mga nakaraan, naku, pwede ba ako dito, di ba? Minsan, pag nagsasalita nga tayo, di ba, sa church, sa pulpit, eh, parang nakahiya naman magsalita na kasalanan na ako. Ang dami ko nagawang kasalanan. Pero yun nga, nagpipray tayo na ang Panginoon talaga itago tayo. Yung Kanyang kabanalan ang siyang magtago sa atin, mag-redeem sa atin, magbago sa atin, at gawin tayong karapat-dapat. Siya yung magsalita sa atin. So yun lang talaga ang kailangan natin gawin. Yung kasangkapan na kailangan natin gamitin. Yung Holy Spirit, magtiwala tayo sa Kanya. Pagkaloob natin yung buhay natin sa Kanya. At for sure, mga kapatid, siya ay handang tumulong sa atin. Hindi siya magdadalawang isip. Kasi yun yung gusto niya, na lumapit tayo, na tayo ay humingi sa Kanya ng tulong. Kasi pag hindi tayo humingi ng tulong, mga kapatid, hindi tayo lumapit sa Kanya, hindi rin talaga niya tayo matutupungan, di ba? Yun lang ang hindi magagawa ng Panginoon, yung pilitin tayo. So, pero kung yung desire natin ay nasa Kanya, ay talagang hindi siya magdadalawang isip nga na tayo ay tutulungan. Dagdag po? Baka may gusto po kayong dagdag?
Okay, so kung wala na, ay babasahin ko ulit yung text na binasa ko kanina. So matatapos na po tayo mga kapatid. Sabi nga dito mga kapatid ay, for even and hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. So Christ suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found his mouth. So ito mga kapatid yung challenge niya sa atin. So, gayahin natin ang example na ipinakita ng Panginoon. Ang buhay naman talaga ng Panginoon is example sa atin. Ito ay pinakita sa atin na dapat natin gayahin. This is, yun nga, hindi siya nagkasala at walang masumpungan sa kanyang hindi mabuti. So, yun yung challenge sa atin sa ngayong gabi mga kapatid. At sabi natin, napag-usapan natin is kaya natin yun, magagawa natin yun, pero hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan din po ng Holy Spirit, sa pagtitiwala sa ating Panginoon, sa pagtawag sa Kanya, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pagpipag-usap sa Kanya, sa pagpipray sa araw-araw, constant relationship na ating ginagawa, ating ibibigay sa Kanya, mga kapatid. So yun lang yung sikreto na unti-unti ay talagang tayo ay babaguhin. You need to transform. Pero to transform ay kailangan pa rin natin talaga ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Panginoon para sa ating buhay. So, huling text po na iiwan ko ngayong gabi, batid, ay mahirap nga, di ba? Mahirap na challenge or sa tingin natin, mahirap na challenge. Pero anong sabi sa Philippians? Chapter 3:14 ba yan? So, sabi doon ay, magagawa natin ang lahat sa pamamagitan nino. So, sa pamagitan lang talaga ng ating Panginoon. So wala tayong magagawa sa ating sariling kapangyarihan, sa ating sariling kakayanan, pero I can do all things through Christ na siyang nagpapalakas sa atin. So yun mga kapatid, binigyan tayo ng example, pero sinabi rin niya na magagawa natin ang lahat. Ibig sabihin, kasama yung magagawa natin na maging hindi magkasala, pero sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon o ng Holy Spirit na siyang magpapalakas sa atin. Yun lang po at magandang gabi at happy Sabbath ulit.